Hello, magandang hapon po. Welcome ulit sa akin channel. So ngayon po ay magpapa-spray na naman po tayo ng para po sa cutworms, stem borer, tsaka fruit borer po. Pero yung mas marami talaga yung fruit borer ngayon. So dahil marami na po tayong mga laso na nagamit, so ito na naman po yung ating gagamitin. Ito po ay si yan, si Amati po. Kung makikita nyo po, si Amati ay pang ampalaya talaga. Ayan po, naka-indicate po sa kanyang label po dyan na meron po talagang ampalaya. So, yan na po yung ating i-spray ngayon. Kasi nga, marami na naman pong insekto. Nakapag-spray na po tayo ng Yubal. So, ngayon po ay si Amati na naman. So pagkatapos po ni Amati, balik na naman po tayo sa mga ibang gamot o laso na ginagamit po natin. Nati, no? Yan si Uti, oh. Oh, God love, Lati. Bagong ahit si Uti, oh. Yan, so ngayon po ay nag-spray na po si Paul. So ipapartner po natin kay Amati dahil since na marami pong fungus, ayan po si Daconil, binalik na naman natin kasi nung nakaraan si Antracol. So, si Daconil na naman po. At sa susunod po ay si Difeconazole na naman po. So, paikot-ikot lang po tayo. So, ngayon po ay mainit na naman po dito. Napaka-alinsangan. Grabe yung init. At matagal na namang hindi umulan. Makulimlim lang. Pero, walang ulan. Yan. So, sana umulan-ulan na naman para hindi na po tayo makapagdilig. Hirap magdilig. So kahapon po nakapag-harvest po tayo. So ngayon po kailangan na naman po nating mag-spray kasi dami na talagang ano, naninilaw sa dahon. Grabe yung fungus. Tsaka yung fruit borer, umatake na naman po. Ngayon po si Amati po, maganda po itong gamitin sa pang-uod talaga. Sa stem borer, cutworm, at tsaka fruit borer po. Ayan. So kapag marami na po kayong mga laso na nagagamit, mas maganda po ay gamitin niyo po si Amati. Yan, kasi si Amati may kakayahan po na tanggalin po yung pagka-immunity ng mga insekto sa gamot. So hindi pa tayo nagpo-promote po nito. Ito po ay ginagamit po natin at sinishare lang po sa inyo. Yan. So napaka-effective naman po si Amati kasi subok ko na po ito. Yung dalawa na to na ano, si Yubal tsaka si Amati. Yan po yung pangmalakasan po natin. Yung gamitin po tayo ng gold pre-baton, yan, okay din naman. Basta alternate lang po. Huwag lang palagi kasi pag palagi na-immune din po sila. Kaya pag na-immune na, kahit na gamitin nyo na po si Amati. And so, punta po tayo sa ating amplayhan. Tingnan po natin yung kanilang itsura. Ayan, share ko lang po yung aming konting sibuyas dahon. Ayan. So, punta na po tayo. Ang dami ng damo. So, kailangan na naman po nating papaisprayan na lang po natin ito ng ano, ng pandamo. Kasi nga nung umulan, talagang tumaba yung mga damo dito. Ayan o, grabe. Ayan o, taba na ng papaya kasi naulan na, nakatikim ng ulan. Ito. Ayan, ito na yung palaya. Grabing, ano, damo. Ayan. So, ito na po, nakapag-harvest tayo kahapon dito. Yung bunga ni Galaxy Max. Sa taas. Yung talipus. Yan. Dito may maganda na rin. Dami ng ano. Ayan. Dami ng naninilaw. Yan. Marami na mga sumusunod na ano.
ito. Ayan, ganda na rin yung bunga. So schedule ng pitas natin ay sa ano na naman, sa Linggo. Ayan, dami ng mga lalabasan na bunga, maliliit. Ayan, sa taas na po sila namumunga. So kahapon daming reject na nakuha. Ito, hindi nakuha yung kahapon na yun. Mga 250 yung na-harvest po natin kahapon. Mga nasa 300 din, kasama po yung 55 na reject. Daming reject. Okay na. Sana maka-recover pa. No. Nakumulan-ulan pa dito. Nakapagod na magdilig. So dito na naman tayo kay Miss Isa. Ayan. Bunga na rin. Ayan o, umano na yung mga talbos. So, kung maganda lang sana yung panahon nun eh. Haba na sana to. Ayan o, hindi pa na, hindi na harvest kahapon. Ayan o, nakaligtaan. May pang naiwan dito eh. Ayan o, nasa gilid. Inaubos. So baka bukas eh bibili pa tayo ng ano herbicide para dito. Paspehan na lang natin to. Hindi na kaya. So ayan, sa Linggo pwede na yan. Ayan o. Thursday kahapon, so 3 days hindi na rin. So wala pa rin pagbabago yung ano presyo, ganun pa rin. Huwag ko kung tataas pa ba ito, baka pagdating ng tagulan na naman. Marami na silang bunga dito sa taas. Ayan. Ayan, may balikko pa rin. Ito. Ano, malinis na yung bunga. Yun. Sa dulo yan. Oh. May mga fruit borer na naman tayong napapansin. So kailangan na po nating mag-spray. Kaya kinamitan na natin ang amati. Si amati na yung ginamit. Maganda sana talaga pag malinis. Wala, hindi kaya, nakasabit. Oh, hindi pa rin napuno yung taas. Talagang na-stress sila nun, yung tindi yung init. Ito na yung itsura. Ito ka ito. Ayan. Ayan. Dami ng damo. Grabe. Ayan. Oh. Ganda pa yung talbos nila sa taas eh. Oh. Ayan. Hindi naman lumiliit.
Hirap ng paglumit yung talbos, wala na. Murado mabagal na yan. Unti-unti na rin napupuno yung taas. At dahan-dahan lang. Ayan. Maalagaan ng spray to, baka tumagal-tagal pa to. Naka 10 harvest yata tayo, 11 harvest na dito. Hindi ko na matandaan, hindi ko na nililista. Bahala na. At yun, tululo. Ayan o, malapit na rin mga pag-abot. Ayan, dami nilang mga talbos taas. Ganda pa yung talbos. Ito na yung malaking malaki yung mainstream niya. Ayan. May bunga din siya eh. Ayan. Malaki. Ito, maganda din bunga niya. Pero yung iba talaga, alos na yun, naninilaw na yung dahon. Hindi na tanggal. Ayan o, hindi pa na-harvest. Kaligtaan. Sa sunod, pag nakapagtanim ulit ako, magpo-proning na ako sa baba, lalo pag maulan. Wala rin, sayang din yung mga bunga minsan di sumasayad sa lupa. Yun yung pinagmumula ng fungus kagad, lalo na pag yung mga soil borne disease, lalo yung dahon. Ayan ako, ito na sa lupa, may bunga po. Ayan, haba na. Lagay na lang natin dito. Dami itong fungus. Talaga may iwasan na. So hanggang dito na lang po ulit muna. Hanggang sa susunod po, update lang po tayo. Maraming salamat po sa inyo at God bless po and happy farming. Yan.